halos ang mga imposible ay mahimo na halos. Tungkol ng ating teknolohiya. Tonight, I will be preaching on this topic, the transformer. Because I will be declaring the year 2016 as the year of transformation. Amen. Kaya pinag-adal ko ng Pastor Silanga, ang time karoon na gabi yun ko, ayaw na nabuli ang gabi na ako ang wali, para masundan ko ang introductory sermon or message on the transformers. Halos ka na nag-transform. Subo pa man lang doon ng Kristiyano, wala nag-transform. Maurag yan mo. Kamutan mo mo. Di siya masusual, Pastor. Maurag yan mo. Kumusta ka? Maurag yan mo. We should be transforming every day. If not every day, we should be transforming at least every week. Amen. Kailangan pag-usap, kailangan kabaguhan sa ating mga kinabuhi as believers. Romans 12, 1 and 2. Mauling ating text tonight. So manindog ka alam sa pagbasa sa ating teksto. Romans 12, we're thinking of a robot now, we are about to read the Word of God. Nakapapanglaunang na ninyo, dahil ang mga robots na nagsunod sa inyong mga puto kayo, na mahilig ang tanaw. Sa nasuntik na mayroon kang robot na transform ang Kristuhan ng dagat sa Kristuhan ng wala na transform. Amen. So I hope 2016 will be the year of transformation. Amen. Na din ang nagkapareho sa mga nagbigan na doon. May kausapan. Ang sa una ang halos nagkakita at simbahan. Walang kalipay. May una doon halos gaya at ang pangalagan. I hope sa year 2016 nag-transform na ba o dahil na ang atong character, dahil na ang atong attitude. Kundi ka pala even sa year 2015 and wake up pa sa dalawang mga taon. 2016 should be a 90-year. Amen. 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 You know, the moment knows, we want to even, we are magnifying the Lord. Amen. That's the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Kamu, katugay na kung siya naman. Ha? Romans 12, 1 and 2. Basahan ko ang verse number 1, you read verse number 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Mga itsuon ko, sa oras na dilig ka mag-transform, ang makapalipod ka nato, dilipod nato ng influensya. Nagtundog ka sa MRP, sa ating mga kapulisan, na kinahanglan mag-transform ang ating mga kapulisan. Because a transformed policeman is a transformed nation. Amen. Pagdi mo mag-transform ang ating mga kapulisan, sila ang mga utak, sila ang mga mayunap ang mga ulo ng itawag na mga corruption. Nagatabot ang corruption sa uniforme. Isa sila sa nagahata ng problema sa ating nasa because of corruption. Kaya tuwol kayo ang temptation kanila ng mga ulo. Tuwol kayo ang temptation kanila ng mga matawag na itong mamugay, tungod kayo masuhulan ng ating mga kapulisan. That's the reason why we're teaching
spiritual and moral recovery program, or integrated transformation program, around the world, na transform na natong kapulisan. In anak po na mga Kristohanon, once ang sama Kristohanon transform, a transformed Christian is a transformed church, and a transformed church is a transformed mission. Amen. We cannot expect our country to be a country with freedom corruption. Kung wala mismo mga Kristohanon, nakalagyan po ng atong pagkakaipon, nakalagyan po ng atong pagkakaipon, nakalagyan po ng mga pagmalagat sa atong kinabuhi. I do pray that 2016 will be the year of transformation. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we ask this, I pray in Jesus' name. Amen. 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 Now, ano importante ang transformation? Wala patang nasayo, labisan ang yawa mo transform ko. Even Satan transformed himself to deceive, to bring delusion to people. Ako na mutuwang mga tao, kahit kung magawas ang yawa ang mga sungay, nga na ang bundot niya, na ang kapatid siya, narupan ako to. And that's why kinahanglan ng yawa mo transform ko. Aron na ang mga tao mo tuho, daghan ang mga reliyon karon, nga akala mo sa Ginoo, pero ang yawa di ay ang nag-inspire. Ang yawa di ay ang nasaluyo ni aming mga ministro ngani, nga naman na makahimok sila ang mga digan kong buta because of the inspiration and the power of Satan. Go with me to 2 Corinthians first, chapter number 11, before we start our quick outline. 2 Corinthians, chapter number 11. Now, kininang sulti sa malamang kasulatan na mismo ang atong kaaway ay nag-transform good para makadaya siya, makahiyat siya, makagani siya. Gisugda ni Pablo sa verse number 1, Would to God, 2 Corinthians 11, 1, Would to God, ye could bear with me a little in my fault, and indeed bear with me. For I am jealous over you with deadly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. He is talking or addressing this letter to the church of Corinth, ang mga believers sa Corinto. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. So Paul was giving a warning to the believers in the church of Corinth na mag-ingat ka mo. Ingon pagaling niya, starting with the verse, naging kama ko, I have gotten in jealousy, di ko gusto na malignan ka mo sa kaaway, as in the garden, in also in the garden of Eden, kung paano bigaya sa yawa, ni Satan, si Eve, di ko gusto na may tarot ka ng kanilyo. And then sabi niya, kung may naamang mo ang hinili, na buwalit another gospel, another Jesus, another spirit, mag-ingat ka mo. In the book of Galatians, chapter 1, we need to go there. Tingnan niya pa sa mga Galatians, ano ang nag-mood ka nito na nag-dawa po o another gospel? So again, he said, if we or an angel from heaven, bisan kami o ang mga anghel sa langit, na buwan din niyo mabalik ng bagong may bagilyo or another gospel, ayaw nung nabata, let him be accursed, sabi ni Pablo. In other words, na may sumon ko, na ang opportunity sa kawan ng mga namantay, ang mangingat. Dili ka pa yung minagunang na, Christian ako rin ako mailat. Kung hindi ka tagyan ko mailat, kung dili ka modikit sa pulo sa Gino, kung dili ka magpapinutanong sa atong pagpamalagat, kung hindi na ka mailat niya ko. Amen. So going to the verse 13, Paul continued, he said, for such are Paul sa puso, deceitful workers, watch the word, transforming themselves
into the apostles of Christ, and to marry in katakataka, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is to great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their words. So diya atong makita as our introduction on this message tonight, na ang yawa ko nag-transform. Kung ang yawa nag-transform, naman magiging ka mag-transform. Naman na kita magpagiging sa atong all na dagway, all na kinabuhi, na wala nakuha, na tapos na ng puti, puro tanan, na kung kami pagmuk down in the sight of God, basura lang sa tulang sa Ginoo. Set us by the grace of God. Amen. Have a Lord, have a vision this year, na magkakun tayo ng transformation. Amen. Tatlo kabutang ang ako dano. Tatlo ka mga transformer. Ang unang makatransform ka natin, number one, transformed by the scripture. Ang unang makatransform sa Kristuhan, sama mo at sama ko, ay walang lahing kundi ang balaang kasulatan. Ibig ka ng mga bitawag nato ng mga light in the spirit seminar, ilang mga bitawag nilang mga revival in the spirit na puro lang kantahan, puro lang tanan mga testimonyo, walang salita ng Diyos, mga itsuon ko, ang makatransform kanimo is the power of the Word of God. Amen. Kasi ang salita ng Diyos, sabi sa Hebrews 4:12, the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Makagagahan ang tulong sa Diyos. Amen. Ano-ano ang mga butang para mag-transform kita sa tulong sa Ginoo? By the way, basahan ko ang text muna. 2 Thessalonians 2 verse 13. 2 Thessalonians 2 and verse 13. At kung mabasa o witnessan ang mga nagkabot sa mga Thessalonian believers at kung mga magtutuong nato sa Thessalonica. Sa verse 13 ang inyong si Pablo, we are bound to give thanks always to God for you. Naghatag sa thanksgiving din eh. But we are bound to give thanks always to God for your brethren because brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning, I think I need 1 Thessalonians 2:13. Okay, good. Go back to 1 Thessalonians 2:13. For this cause also, thank we God without ceasing. Naman nagpasalamat si Pablo kung walang punta. Nagsulat siya sa mga magtutuwato. Nagpasalamat at mga walay hunong dihan sa Ginoo, sabi niya. For this cause also, thank we God without ceasing. Because when you receive the Word of God, at the night, when you receive the Word of God, which you hear of us, you receive it not as the Word of men, but as it is in truth, the Word of God. Kaya ginawat nila kini na dili pulong sa tao, ginawat nila kini na pulong sa Ginoo, kung saan may kamot kanina, for it is in truth the Word of God, which effectually worketh also in you that believe. Amen. Bisan kung saan mong pabilang sa pulong sa Ginoo, sa wali, bisan pa nga kanunay ka na mga tenang revival, kung di mo tuuhan ang i-apropriate ang pulong sa Ginoo, i-apply sa iyong kinabuhi, di mo ikinabuhi ka ng pulong sa Ginoo, dili ka matransform. Amen. The Word of God will only effectively work it in you when you believe. Amen. Kailangan mong tuuhan ang pulong sa Ginoo. Why? John chapter 8. Kung sa mga makakamahagat sa pulong sa Ginoo. John 8. Follow me in verse 32. Ingon ni Jesus Christ in John 8:32. And ye shall